Magandang araw, guys. Gusto kong turo sa inyo ngayon kung paano ang proper training about sa mga show dog na bullmastiff na katulad nito. Kung paano tayo mananalo sa dog show, kung paano tayo manalo ng besting show. So, gusto kong ituro sa inyo ngayon kung paano ang tamang gating, proper posing, proper up and down movement. So, kailangan po nating maghanda ng bait or atay, treats, para po magkameron ng motivation ng aso nyo. Treats para alert siya dito sa bait. Ito po ay isang uri ng pork liver na nilaga. So, binibigay po natin dito sa aso. At saka maghanda po tayo ng choker and leash para tali niya at control niya during the dog show, during the training and the dog show. Okay, guys, turo ko po sa inyo ngayon yung up and down movement or coming and going movement para sa training, at ginagawa din po ito sa dog show. At ito sinasabi ng judge, ibig sabihin from here straight papunta doon tas and balik. Then after that, posing. So, turo ko po sa inyo kung paano at yung pong technique. So, need to have a bait para sa alert ng aso. So, ito up and down movement. Pag gantong ka-crazy yung bull mastiff nyo or ibang dogs, just take your time to move. Dahan-dahan lang sa una. Like this. Panoorin nyo muna ang aking video. Pose. This is the pre-posing. Then isa pa. Gawin ko naman ngayon yung side gating ng aso, yung sabihin round, round and round for the training and for the dog show. So, ito po yung technique and how to train, how to handling the side gate position of the dogs. Okay. So, yan. Okay. Use the bait, movement, take your time. Take your time to make it your dog happy and movement is flowing and powerful for the bull mastiff. Okay. Okay, sa proper posing naman po ng aso, ito po yung isa sa medyo mahirap o hard to train na position, dahil kinokorek po natin yung ulo, yung front angulation, rear angulation. So, we have different types of handling sa iba't ibang klase ng dogs about sa posing. Dahil may mga aso na pwede nating i-pre-posing. So, sa pagkakataon nito, turo ko sa inyo ang tamang pagpo-pose ng aso. Okay.
Okay. Una, have to control your choker. Katulad nito, ilagay niyo po sa leeg dito. Ngunit huwag niyo pong masyadong sakalin o huwag masyadong tight pagkakalagay. So use the bait. Maintain your bait in this position. Maintain your bait like this. Para yung head niya naka-maintain na nakaganyan lang siya. Hindi nakayuko, hindi nakataas. So ganyan, maintain nyo lang. So pag aayusin nyo ang paa niya sa unahan, dito nyo po siya hawakan sa siko. Handaan nyo po, kamay na kaliwa sa siko. Ayusin nyo. Yan. Yan. Then, kabila. Kanan, sa siko din, ang hawak. Then use the bait again to maintain the head para hindi siya malikot. And then, pag-aayusin nyo ang huliang paa niya, dito nyo din siya hawakan sa siko. Siko ng aso, ayan. Ayusin nyo yung paa niya. Ayan, dalawa. Hop. Then, pag gumalaw, ayusin nyo lang ulit. So, sa pagkakataong yan, pinakamabuti, yung straight ang front niya, like this. Straight. Huwag naka ganon. Dapat straight na ganyan. Okay? Okay? Okay. Hawak sa siko. Hawak sa siko. Yan. Then yung rear niya, rear angulation, yung pastern niya, kailangan straight and parallel. So yan. Kita nyo, maintain nyo mabuti ang aso nyo habang napapose. Okay? Nakataasan yung ulo, maayos ang leeg, ayos din ang top line niya. So yan po yung proper position, kahit bitawan niyo yung aso, okay siya. Okay. Yan. Pwede siyang nasa front. Okay guys, after ng mga training na ginagawa, pinagagawa natin sa aso, need to bonding your dog. Play, para maramdaman niya na lahat ng pinapagawa niyo sa kanya ay isang laro lamang at hindi ito isang pressure moment na let's say okay, nag-aaral siya, study, learning about dog training, but give him playing about to give a motivation. Teka, late ako dun. Hey guys, after ng mga training na ginagawa nyo sa aso, pwede natin siyang i-bonding or bigyan ng praise, i-praise natin siya, bigyan ng reward para ganahan siya sa susunod na mga training na ipapagawa nyo sa kanya. Para makita niya, hindi ito isang pag-aaral lamang na ginagawa natin sa kanya, kundi isang laro. At habang nilalaro natin siya at binibigyan natin siya ng praise, reward, mas ginaganahan siya sa mga susunod niyang gagawin doon sa mga training na ipapagawa natin sa kanya. So nagiging masigla siya at nagkakakumpiyansa. So ito yung isang sikreto para sa pagtitraining ng mga show dog na katulad nito. Kumpiyansa at saka play. Yan, katulad nito. Play natin ganyan. Good boy, come on. Come on. Good boy, come on boy. Come on. Come on boy, come on, come on. Isang bagay na ganyan, malaking bagay na sa aso. Tapik-tapik, himas. Good boy. So yung mga vital parts niya, hawakan nyo. Yan. Para ginaganahan siya. So okay, yun po. Mga ka-YouTube channel. Ano, may natutunan po kayo. So guys, that's the important of dog training. Sana matutunan nyo. Paulit-ulit lang yung training. Practice every day. Importante, may bonding tayo sa aso para alam natin kung ano yung mga gusto nilang gawin at mapag-aralan din natin kung paano nila, kung ano yung iniisip nila sa mga ginagawa nila. So dun natin mapapag-aralan yung movement at character ng aso.
So we have to be careful about the training. Bigyan nila natin, pag tama ang ginawa nila, bigyan natin ng bait, bigyan natin ng treats, banding natin, laruin natin. So ginaganaan sila sa ginagawa nating training sa kanila. So imasin natin yung mga vital parts nila just sa small secret for dog training. So guys, sana may matutunan kayo sa mga videong ginagawa ko, and don't forget to like and subscribe my YouTube video channel. Okay, thank you po, maraming salamat.